Walang sound. Nasa Switzerland ngayon si Ma'am Sir. Oo. Hiwalay ma'am, no? Hiwalay. No, sir. Patay na asawa. Sa biyuda na pala. Okay, sige. Ilan taon na po kayo? 56, sir. Halos parehas lang pala tayo. Mag 56 ako sa January 11 eh. Itong January. January 6 din ako, sir. 11 ako naman. 6 ako. Mag 56 ako sa January 11. Uh-huh. Saan ang probinsya nyo rito sa Pilipinas? Sa Isabela. Ano kayo pala? Yung Ilocano o ita ano ba? Ibanag? Ilocano. Pangasinan naman ako sa dito sa Malasiki, Pangasinan. Malapit maraming sa San Carlos. Maraming taga Pangasinan dito sa Switzerland. Matagal na kayo diyan? Matagal na, sir. Mag 9 years. Malapit na ako mag 10 years. Ay. Ilang taon na kayo? Kailan nang uwi niyo rito? Byuda, ma'am. Ilang taon na ka ng byuda? 21 years, sir. Ay, tagal na. Tagal na. Mm-hmm. Ilan yung anak nyo? 6. Kuro may pamilya na lahat? Oo, may pamilya na lahat. Bunso ko na lang ang wala. Parehas pala tayo. May pamilya na rin lahat yung anak ko. Ang bunso ko 31 years old. 33, 32, saka 31. 26 years old yung bunso ko. Ano trabaho niyo diyan sa Switzerland? Nag-aalaga, naglilinis. Lahat all around, sir. Kayo, sir, anong trabaho niya? Sa army ako. What? Ano? Sa army, Philippine Army. Philippine Army, nakakatakot pala kayo. Pero naka-assign ako sa VIP. Kaya wala ako sa wala ako sa gera. Pero delikado pa rin yun, sir. Ano po, politiko yung in-escortan mo? Businessman. Businessman lang. Bali, dalawa kasi yon, isang judge saka isang businessman. Baka pwede kayo i-deliver sa Israel, sir. hindi man dyan sa kanila kasi yung kamag-anak ko na nandyan sa Israel, itinakas yung anak, dinala dito kasi nga pag nagkaedad yata ng 18-17, automatic na mag-ano sila, sundalo. Kaya ayaw niya, kaya tumakas, pumunta rito sa Pilipinas. Yun. Ganyan pala dyan sa bansa na yun. Kahit sa bansa din, sa China, Taiwan, ganun din. Pag automatic pag-graduate nila high school, isasabak muna sila dalawang taon yata. Pero dito sa atin, hindi . Hindi. Pero ginagawa na ng paraan yung magkaroon ng ROTC. ROTC pa nga lang siya, dami ng reklamo . Oo. ROTC pa lang, dami ng reklamo, no? Oo nga. Daming reklamo, lalo na itong mga makakaliwa. Ma'am, sumali pala kayo dito. Anong hanap nyo? Hanap, makipagkwentuhan, sir. Ano hanap nyo? Boyfriend, asawa, o ano? Prangkahan lang kasi ako . Oo, sundalo kasi ako. Hindi ako paligoy-ligoy. Sir, hindi porque nagkisali tayo dito. Asawa agad. Ano? Hindi . Yung kumbaga... kilalanin natin ang isa't isa, sir, magkaibigan. Kasi ngayon lang tayo nagkausap, asawa na agad. No. Hindi, yung purpose. Purpose mo, ma'am, purpose. Hindi yung sinabi ko na kaya nandito tayo kasi naghahanap ng maging kaibigan. Kaibigan muna. Kaibigan, sir, kaibigan. Bakit ayaw nyo bang makipagkaibigan, sir? Gusto ko nga kayo. Kaya malayo kayo.
nasa Pilipinas kayo, nandito ako sa Switzerland, at least kaibigan, sir. Oo. Oh, diba? At saka madali na ngayon kasi pwede ng video call. Hindi katulad nung araw, mga cellphone natin, hindi pwede. Mm-hmm. Eh, ngayon, high-tech na tayo, paunti-unti na eh. Pwede sa computer, pwede sa ano cellphone. Sir, matanong ko, bakit kayo naghiwalay ng asawa niyo? Eh, hindi ko alam kung bakit. Hindi niyo alam. Eh, ayaw na magpatabi. Hindi na masaya eh, kaya siguro ayaw sa akin, kaya ganun. Oh. Ilan taon na kayo naghiwalay, sir? Kailan lang, 1 year pa lang. Ay, may posibilidad pa, sir, na magkabalikan yan. Ay, hindi na siguro kasi wala naman akong anak na maliit. Puro may asawa na lahat. Kahit na. Eh, kasal kayo, na yung apo ko. Ha? Sir, kasal kaya? Kasal kaya? Hindi. Nagkasal kami pero fake yung ano, kasal. Paano nyo nasabing fake yung kasal nyo? Kasi ano, nagpapa-enlist kasi ako noon. Para walang masabi yung pamilya, nagpakasal ako, pero fake. Kasi bawal ang magsusundalo na may asawa. Matatanggal ka pag ano. Maraming nangyari niya kasama ko na ganyan, mga sa rento na. May paggira pa sa Marawi. Nalaman na nagreklamo yung ano, nagreklamo yung asawa kasi may babae. Nakasal, natanggal. Wala na ko ang benepisyo. Nagtupo pa nga yun eh. Kahit hindi kayo kasal, may anak kayo, asawa nyo pa rin siya. Oo, pero wala na akong responsibilidad sa mga anak ko kasi may mga pamilya na yan. Mm-hmm. May sariling kanyang-kanyang buhay na yan. May sariling mundo na yung mga yan. Solo flight ko na. Siyempre, nag-aanap din ako ng mga partner na hanggang bata pa kayo, sir. Bata pa kayo, bakit kayo na naghahanap ng partner, 'di ba? Mas maganda ang single. Yeah. Bata ako pero marami na akong karamdaman. May high diabetes ako, stage 2. Saka may hypertension ako, stage 2, kaya may diabetes kayo? Oo. Oh. Delikado 'yan, sir. Kaya nga eh. Kaya ano, naghahanap na ako ng mga kasama hanggat maaga pa. Sa tingin mo kasi wala pa akong 56 itong ano, kasi wala akong bisyo eh. Hindi ako naninigarilyo. Inom, di rin. Tinigil ko na ang inom nung ano pa, year 2000, pero, tinigil ko na. Sir, dyan lang, hindi ka nag-abroad? Dyan lang sa Pinas? Oh, nag-abroad ako 1992. Diyan ako sa airport. Yung company ni King Fahad. Direct kami sa government ng Saudi. Kasi malaga nagpali sa akin noon eh sa airport. Sa airport ako na sign. Ako na, ma'am, sir, matagal na ako sa abroad. Mula nung nabiyuda po ako, sir. Nag-abroad na ako para may kinabukasan ng mga anak ko. Kasi, siyempre, maliliit pa ang mga anak ko noon. Buntis ako noong nabiyuda ako. Siyempre, nung napalaki ko na ng bunso ko, pinag-isipan ko mag-abroad. 12 years ako sa Kuwait, sir, noon. Talagang 12 years ako sa Kuwait. Talagang puro abroad na kayo. Sinakripisyo ko, sir, ang pagpalaki ko sa mga anak ko. Hindi ko inisip ang sarili ko kasi maliliit pa ang mga anak ko noon hanggang sa napalaki ko sila. Yung panganay ko may trabaho, driver, biyahing Manila to Tuguegarao, yung trailer. Yung pangalawa ko nasa Hong Kong, may awang Panginoon, papunta na dito next month. Tapos yung isang anak ko na babae na pang-apat nandito kasama ko sa Switzerland. Tapos yung bunso ko, sir, nasa Saudi. Yung dalawa kong anak na lalaki na nasa Isabela, nagpa-farmer sila, nagtatanim sila sa mga
sa amin, sa lupa. Parehas din pala tayo, puro na sa magandang status na sila eh. Yung panganay ko naman, may business siya. Kaya sa ano siya, mayroon siyang salon. Tapos yung pangalawa ko, nasa supervisor ng call center. Yung pangatlo, model. Buso ko. Kaya may mga kumbaga naka ano na rin yung mga anak ko, pero minsan hindi naman kalakihan ang sahod sa Pinas. Minsan binibigyan ko rin yung mga anak ko pang alaalalay ba sa mga ano nila. Ganon. Bali 21 years na ako, sir, na nabiyuda. Nakapokus lang ako sa mga anak ko kasi 10 years old lang yung panganay ko nung nabiyuda ako. Maaga pa, no? Oo. Saan namatay yung asawa nyo? Sa abroad na rin o dito sa Pinas? No, sa Pinas. Hindi pa ako nag-abroad noon. Ano siya, nagpuputol siya ng kahoy, yung kienso operator. Na nadaganan yung likod niya, yung spinal cord ba natin yun. Na-aksidente pala. Na-aksidente, sir. Kaya, bilang ina, isakripisyo ang kabutihan ng mga anak. Diba? Opo. Parang ako na ang nagdala sa tatay at nanay bilang pag ano, mabigyan ng future ang mga anak ko hanggang sa napalaki ko sila, hanggang sa nag-asawa na sila. Ngayon, di, trangkel na ako. Kaya naman ako sumali-sali dito, sir. Yung kaibigan ba, ganun. Gusto kong makipagkaibigan. Siyempre, kaibigan. Kung sakaling gusto ko makipagkaibigan, pwede ba? Pwede naman, siguro, o hindi? Sir, siyempre, kayo, may asawa kayo, no? Sabi nyo, isang taon pa lang kayo nagkahiwalay ng asawa nyo. Sir, hindi pa yon katagalan. Kung baga, sa isang taon, parang isang buwan pa lang kayo nagkahiwalay. Ang tanong ni Sir Ma'am, ang sabi ni Sir Ma'am, kung pwede daw makipagkaibigan sa'yo. Ay, oo, sir, pwede naman makaibigan. Kung makipagkaibigan ba? O, bakit hindi, di ba? Makaibigan. Kung sa ibang usapan naman eh, kung baga, iklaro ko lang, sir, ha? Klaro ko lang. Kung baga, ang tagal sa isang taon pa lang kayo nagkahiwalay ng asawa nyo, kung isipin natin, isang buwan pa lang. Parang isang buwan pa lang yon. O parang isang buwan pa lang yon. Kaya may posibilidad. Sir, kung, sa ano ko lang ha, may posibilidad pa na maging kayo pa rin. Kasi may mga anak kayo. Maging sa mga apo, alang-alang na lang sa mga anak ninyo at sa apo, kung baga. Diba? Parang malabo eh. Sir, kasi kung mayroong sa inyo. Kahit anong lambing mo doon, wala eh. Kung baga, sir, hindi pa lumamig ang pagkahiwalay ninyo. Madali pa lang. May paraan pa yan. Kung 5 taon, 6 taon, 10 taon na hiwalay na kayo, yun, sir. Talagang as in wala na. Pero ito, kung baga, madali pa lang. Kung baga, darating din yan ng araw na maging kayo ni Madam. Kasi malayo siya, nasa Baguio siya. Ako nandito sa Maynila. Sir, hindi naman kayo sasakay ng eroplano para puntahan. Magbas lang kayo, sir. Suyuin ninyo si Mrs. Naka-block ako. Kahit sa cellphone, hindi ko na makontak. Sir, na-block kahit niya naka-block ako. Kayo, makikita nyo pa rin siya kasi hindi siya out of country. Nasa Pilipinas pa rin siya. Hindi kayo mag-i-eroplano para puntahan. At least, kung sinong naging nagkasala sa inyong dalawa, hihingi kayo siya, sir, ng apologize. Mag-apologize kayo. At least, kung siya ang may kasalanan, malay nyo, ma-open heart siya, maging kayo din. Sana nga. Yes, sir, maging kayo din.
Kasi ang ano ko naman sa inyo eh, mabait kayo, sincere kayo sa kanya. Kung baga nagsampo lang si madam, suyo-suyuin nyo siya, sir, para maging kayo pa rin. At least, alang-alang sa mga apo nyo. Hindi ba kayo, sir, natutuwa na kahit maputi na ang buhok natin, kayo pa rin, di ba? Sana nga. Hindi, pinagalitan ka ngayon. Sir, huwag sana ipag-pray ang baga. Ipag-pray na. Magkabalikan kayo. Ay, ang ganda kaya yun, sir. Oh, sana nga. Eh, kaso, nahanap ko kasi yung... Sir, hindi sana. Gawin nyo. Sumakay kayo ng van. Punta nyo sa Baguio. May nahanap na si Sir Ma'am, sabi niya. Sir? Naghahanap nga ako ng medyo yung magpapasaya sa akin. Kasi... magpapasaya sa inyo. Eh, nandito ako sa Switzerland. Nasa Pilipinas kayo. Wala. Eh, yung partner ko kasi, ano eh, kumbaga, parang lantang gulay na eh, wala nang ano. Ilan taon na yung si madam, sir? 56, pero mas matanda siyang tignan ng marami sa akin. Lanta na, sir? Di matanda na rin ako, sir. Kaya, hindi naman, pero... hindi ko alam kay Boss DJ, bakit... Hindi, okay lang. Ha? Ganon din pala ang hanap nyo. Di balikan nyo na lang si madam. At least, sanay na kayo sa kanya. At hindi least, nga eh. Kaya nga hindi ko na... Siya. Kaya hindi ko na nga babalikan eh. marami ng bisis ako nagsuyo sa kanya. Pati yung mga anak ko nga. Nangungulit na rin sa kanya. Pero ayaw eh. Ayaw kong ipilit yung sarili kong ayaw. Mahirap yung pilitin yung ayaw. Kasi pag ayaw, ayaw talaga. Parang may salitang pag gusto, may paraan. Pag ayaw, walang paraan. Parang ganun yan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ayaw, yun. Ngayon, sir, baka hindi pa yon yung time na magkakabalikan kayo, na haharapin kayo. Hintayin nyo lang, sir, kasi hindi pa kayo matagal naghiwalay. Hindi pa. Madali pa lang. Hindi pa lumamig, sir. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Malamig na nga. Malamig pa nga sa ilong ng pusa eh. Bakit, sir? Andali niyong mawalan ng pag-asa. Hindi sa mawalan ng pag-asa. Yung sa akin, yung isang taon ko, parang 10 taon na yon. Yung sa inyo naman, yung isang taon nyo, parang 1 buwan lang. Isang buwan kasi pa lang. Kasi nasanay kasi kayo sa malayo na magtiis sa pamilya, na malayo, matiis nyo. Sa akin noon, hindi ko kaya magtiis. Kaya nga nung nag-abroad ako, hindi ko na tinapos yung kontrata ko, umuwi na ako. Ginagawa namin yon. Kung baga sanay na kami sa malayo para future sa mga anak. Kaya nga, ako nga eh, future din sa anak ang hanap ko noon. Eh, kaso hindi talaga ako kinaya, na-homesick ako. Umuwi ako, walang magawa si ano. Mahina kayo. Mahina kayo. Hindi malakas ang tatay. Tsaka yung pag-alis ko kasi noon, hindi ako naghirap. Panahon ni Ramos yun eh. May mga propaganda sa Malacanang noon. Tinanong ko yung kabats ko, bats ano ba yung mga pila na yan? Gusto mo mag-abroad? Sabi niya, punta ka dyan, subukan mo. Eh, sinubukan ko. Eh, ang bilis. Medical ka agad. Wala pang 1 buwan, alis. Sabi ko, ganun kabilis. Hindi bali, sir. Eh, army naman yung, kayo ngayon. Yung papel ko nga na dinala ko sa POH Ortigas, gulat eh. Office of the President yung application form ko eh. Sabi, ang lakas po boy ah. Sabi sa akin. Pirmahan mo ito, kontrata kung gusto mo. Pre-accommodation lahat. Pati medical, plane ticket, lahat. Ganda ng competition sa akin. Yearly, may bakasyon, may 1 month salary pagbalik mo, pagpunta mo rito. Pero
Ayaw ko na. Malis ako. Doon lang naman ako sa airport eh. Kasama ko yung mga bandun, mga police airport. Sir, biyahe kayo. Puntahin nyo si Madam sa Baguio. Ahanan. Ahanan. Ahok kayat nga raw. Tensay kayat ko kay Ubing. Sir, matanda na rin ako. Oo nga. Kaya nga, alam ko sa inyo, hindi kayo seryoso. Dahil ang priority nyo, yung pamilya nyo, since na nasa abroad kayo hanggang ngayon. So, alam ko na kaagad, kung sa mga introduction, yung mga salita nyo, alam ko na, diligence tayo, alam natin yung mga ganyan background. Alam nyo sir, kasi hindi naman sa... Kaya, hindi, prank ka naman ako, magsalita, hindi ako katulad ng, na... paligoy-ligoy. Sir, mas maganda naman yung sinasabi ko ang totoo kaysa ganito, ganyan. Oo, tama yun. Tama yun. Na, yung sa inyo, concern kayo eh. Pero, yun nga ang sabi ko, tadhana na lang ang magde-decide niyan. Hindi natin mapilit yung sarili. Pag ayaw-ayaw nila, ayaw niya. Kasi kung gusto, may paraan. Kung... Oo. Magbibigay naman ng motibo diyan eh, kung talagang gusto eh. Wala na talaga eh. Wala nang tiwala sa akin. 'Yun ang talagang totoo, wala nang tiwala siya sa akin. Nako sir, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ako nang nagsasabi. Gusto pa kayo ni Madam. Kaya nga tignan natin, kaya nga lang makakapagsabi niyan, tadhana nga. Hindi tayo mag-inspect na gano'n na mangyayari. Kung para sa isa talaga, kahit hindi mo suyuin, talagang magbabalikan kayo, gano'n yan. Kasi nga ang pag-aasawa, minsan dumarating na lang sa buhay mo yan eh. Diba? Sir, malay nyo. Sir, malay nyo. Yun ang ibigay ni Santa Claus na pamasko nyo ngayon, magkabalikan kayo ni Ma'am. Di ba? Huwag kayong mawalan ng pag-asa, sir. Talaga, kayo at kayo pa rin ni Ma'am kasi... I-chat nyo ako, sir, kung hindi kayo magkabalikan ni Ma'am, a-advisean ko pa rin kayo, ha? Oo naman. Okay yan, para counseling. Yes, sir. Okay, mawalan ng pag-asa kasi may sakit pa kayo. Huwag niyong isipin na, ayaw na ako ni Missy. Sir, may diabetes kayo. May mga sakit kayo. Huwag niyo nang idagdag na isipin yun. Ang isipin niyo, enjoy yung life niyo. Ang isipin niyo, magkabalikan kayo ni Madam. Yun. Kaya nga ako naghahanap dito kay Boss DJ kasi pag-enjoy ako ng sarili ko na eh. Habang malakas ko. Sir, kaso, malayo tayo. Sure nga niya sa akin eh, kung ako ang makahanap ako, dahil yung matatanggap ko sa AP, malaki na rin eh. Sir. Pipension na rin ito. Sir, may sasabihin lang ako ha. Yung matatanggap niyo po sa pension niyo o retirement niyo, mas priority pa rin po ang mga anak po. Kaya kung ako po sa inyo, para hindi na po maiba yung matatanggap nyo bilang pagsasacrifice nyo yung nagtrabaho kayo, magkabalikan na lang po ni kayo ni Madam, mag-around the world kayo. Para hindi na humaba, oo na. Ay, tama! Kasi haba pa yung sasabihin nyo pag sige na nga. Oo sir, hayaan nyo, tumuhan ko kayo mag-pray para magkabalik. Anong pangalan ng Madam, sir? Lloyda, ano pang pangalan nyo? Kanina pa tayo nag-usap-usap, hindi ko alam ang pangalan nyo.
Ang first name ko talaga Edgardo Ramirez. Pero yung ginagamit ko sa Messenger saka FB Edgar. Ah, malapit na ta- sir, malapit na tayong magtapos mag-usap. Hindi ko pa alam ang pangalan niyo. Kayo alam ko na alam niyo ang pangalan ko. Hindi rin eh. Hindi niyo alam ang pangalan ka? Hindi. Oh, sinabi na ni Sir DJ kanina, sir. Eh, siguro excited ako kaya hindi ko narinig. Aha. Oh. Asmin. Ko na, ipag-pray, ano, ipag-pray ko kayo ni Ma'am Lloyda, sir, na sana kayo pa rin. Kababayan ni ano yon, ni Imelda, taga Leyte. Leyte? Malambing, malambing yan si Ma'am Lloyda. Malapit sila doon. Ano lang, walking distance doon sa bahay nila. Ay kayo po, saan kayo, Ilocano din kayo? Malasiki ako, San Carlos. Ay Malasiki, pero sa San Carlos kami nakatira. Malasiki ako pinangalan. Uh-huh. Okay, sir. Alam ko ng pangalan nyo. Alam nyo na rin ang pangalan ko. O de, hayaan nyo, sir. Pag-pray ko kay Ma'am Lloyda na sana magkabalikan kayo ngayong Pasko. Puntahan nyo si Ma'am Lloyda, sir. Mas maganda sana kung mairirito ko sa akin. Sir, mahirap kasi mahirap magreto kasi kung nagka-problema kayo, yung nagreto ang ano diyan. Sir, bahala na lang kayo maghanap. Oo. Oh, ngayon di sabi mo maghanap ako, hindi na ako makipagbalikan. Eh, kung decision niyo yan, sir, na hindi kayo makipagbalikan, sige, maghanap na lang kayo. Kung saan kayo masaya, doon kayo. Kung saan kayo masaya. Doon kayo. Baka siguro sasali pa ako kay Boss DJ. Ah, okay. Oh, sige sir, medyo, sali lang ng... Oo. Yung ibigay sana ni Boss DJ, yung hindi ko siya alagaan, kundi ako ang alagaan niya. No. Why mag... kaya kayo kukuha ng asawa niyo, mag-aalaga sa inya. Uy, babayaran ko naman eh. Magpisyonada naman siya. Oo. Uh-huh. Diba? Hindi. Ay nako. Sir, kung hindi na kayo magkabalikan ni ma'am, maghanap na lang kayo. Sir DJ, bigyan nyo siya ng ano, yung talagang para sa kanya. Ayaw mo ma'am? Sir, takot ako eh, may asawa siya. Ay kung katulad kong balo, sir, pwede. Eh may asawa siya, sir. May posibilidad pa na maghabol si ma'am kasi may anak sila, saka hindi pa sila matagal naghiwalay, sir. Eh, ako, sir, nananahimik ako, patay na asawa ko. Totoo, 21 years na. Tapos si sir, isang taon pa lang sila naghiwalay. Kung baga, sir, sariwa pa lang kami, yun, sir. Ligit. Hindi naman kami totoong kasal. Sir, anong habol niya? Hindi. May habol pa rin siya kasi may anak kayo, sir. Yung mga anak ang magpapatunay na kayo. Oo, pero may mga pamilya sila. Buti kung may mga minor yan. Hindi sila kahit minor. Na, sir, hindi minor. Sila pa rin ang magpapabalik sa inyo. Sir, sila sorry na nga. Oo, sila na nga ang gumagawa ng paraan. Sila tatlo. Sila na nga ang bumipilit sa mama nila. Ayaw. Sir, pasensya na kayo ha. Sorry talaga ha. Ay, walang problema doon. Hindi sa inaan ko po kayo. Pero, sir, asawa mo pa rin siya. Tandaan nyo yan. Sa mata ng mga tao, asawa nyo siya, sir. Kaya, patawarin nyo na siya kung nagkasala siya. Kung kayo nagkasala, patawarin na kayo. Ngayong Pasko, kayo na. Sana. Pero kung hindi na kayo, di maghanap na kayo ng ano, yung ka-level nyo talaga na ano, parehas kayong nag... parehas na ano, ganon. Parehas kayong nagmamahalan. Ganon. Ayaw. Kasi sir, first time ko palang na sumali dito, kung baka kaibigan.
hindi agad-agad, sir, na ganun-ganun ba? Kasi hindi pa natin, alam nyo, sir, hindi pa natin kilala ang isa't isa, sir. Malayo kayo, malayo ako. Kaya ako pumunta kay Bus DJ kasi dito sa Imo, yung mga nandyan sa Dubai, Hong Kong, na mga kababayan natin, uh-huh. Kwan lang, girlfriend, isang buwan lang. Mm-hmm. Tapos palit na naman. Makikita mo na nandoon na naman sa iyo kabilang BR, may ka-BR na naman, mauhuli mo. Ganito pero, kasi. Mag-girlfriend na ganap. Ngayon ko lang, first time ko kasi sa Imo, ay ganito pala sa Imo. Tapos mga kabastusan ng mga pinagsasabi sa Imo. Meron. Ayan yun lang yun, sir. Huwag nyo nang... Hindi maganda dito, kako. Hintayin ko na lang si... isipin yun. Si Sir DJ. Sir DJ, bigyan nyo siya, sir, ng talagang para sa kanya. Pero sabi ng mga netizens, yung mga viewers, sabi, much daw sana kayong dalawa eh. Ayaw mo, ma'am? marami bang... Mats ba? Alam niyo parang sir. Parang mother ko na siya eh. Bakit sir? Pinapagalitan ka? Baka pag tabi kami, baka sabihin nila nanay ko siya. Sir, bigyan niyo na lang siya, sir, ng para sa kanya talaga kasi naghahanap siya. Ako sir, kung baga nakisali ako, yung makipagkaibigan lang ba, hindi. Sir JJ, ihanap nyo na lang ng para sa kanya kasi nangangailangan siya talaga ang tagapag-alaga niya. Kasi may sakit siya, sir, na diabetic, delikado yan. Pero nagagamot naman kayo, sir. Oo naman, mahal nga ng maintenance ko eh, yung isang gamot, 55 pesos. Ilan yung gamot na ininom ko? Mahal yun sa akin. Sa'yo siguro kasi dollar ang pera mo dyan eh. Sir, kahit dollar, mahirap din maghanap ng dollar dito. Mahirap din, sir. Kasi unang-una malayo sa pamilya, sacrifice lang, sir. Mahirap din kahit piso, mahalaga. Sa amin na nandito sa abroad, sir, mahalaga ang piso, kung baga yung mga sinti mo. Kaya, yan nga sabi nga ni Senator Tolpo eh, ang OFW mga bayani. Sabi niya, yan nga pinaglalaban ni Senator palagi, yung mga OFW. Kaya, ihanap nyo na lang siya, sir, DJ, ng talagang para sa kanya kasi... Si sir, nangangailangan talaga. Kung talagang hindi na sila, kayo magkabalikan ng asawa niyo, sir. Maghanap na lang kayo ng iba. Ano po ba ihanap mo sa isang babae, sir? Ang gusto kong babae, yung pagkakatiwalaan. Papagmahal, malinis sa katawan, malinis sa bahay. Yun ang gusto ko eh. Kasi ayaw ko rin ng maganda kung hindi... Sa edad, sir, sa edad? Bahay. Sa edad, mga 30, ganun. 30 or 40, ganyan. Huwag naman yung 50 plus kasi, ano? Baka kaming dalawang maging pasyente. Ay, sir, matanong ko kayo. Kahit gusto nyo ng edad 30, 40, kung ayaw nga nila, sir. Kasi marami nga eh, kaso wala akong tiwala sa mga nakikita ko kasi inoobserbahan ko din. Kaya mayroon na kayo siguro, sir, tawag dito? Hindi ko alam, isabi, yung may experience na kayo sa mga ganon, yung mga marami. Kaya... Marami na, kaso kaya dito, huwag kayong mawalan ng tiwala na kahit 10 beses kayo sumali dito, makakahanap kayo. May mga tatapat ninyo, kung baga, kasi nangangailangan kayo, sir.
Ah, okay, sir. Bye-bye, sir DJ. Bye-bye, sir. Ano to pangalan mo? Pardo. Ed. Eduardo. Ed. Eduardo. Ed. Ed ka na lang para... Join us. Tapos, kasi yung oras ko, sir, parating na yung madam ko kasi ipinasyal nila sa labas. Tapos, sige, sir. Thank you, sir DJ. Friend muna kayo sa Facebook. Tapos, usap-usap kayo. Tapos, baka ma-irito ka nga po dyan, ma'am. No? Malay mo, baka kayo din magkakaintindihan balang araw. Sir, wala akong time sa Facebook kasi... Ano? Alam nyo, sir, kung Facebook, itulog ko na lang, sir, kasi pagod ako. Kaya... Wala din akong time sa mga ganito-ganito. Siguro nakisali lang ako for the first time ba? Para malibang. Yes sir, para malibang. So thank you very much, sir DJ. Sige. Napa-line up ka na lang po ulit, sir, ha? Thank you. Sir DJ, thank you. Okay. Text na lang ako ulit. Yan po pala hanap ni sir, no, yung maalagaan siya, dapat 30 to 40 years old yung hanap niya. Yung girl, no. Hindi yung kaedaran niya 50 plus kasi baka daw sila yung magiging dalawa sila yung magiging pasyente. Kasi nasa stage 2 na yung diabetes at saka ano niya, high blood. Kang nanay daw niya yung girl. Sambot.